Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe, ito po muli ang Coach PD Master Daniel Causo. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Nagsimula na po ang round 1 ng Superbet Chess Classic Romania 2022. Bigatin na tournament po ito. Bakit ko nasabi ito mga kasali? Tingnan nyo po. Ayan no. Seeded 1 si Alireza Aronian, Fabiano Caruana, Wasiso Mamejarov, Yanne Pomiachi, Rapport, MBL, Dominguez at si Bogdan De Act Daniel, kapangalan pa natin. Yan po ang mga kasali, ganyan po kabigat. At round number 1 pa lang, ayan na nga kalaban na ni Grandmaster Wasiso, si Shakir Mamejarov, ang defending champion. Ayan, ano po bang nangyari dito? Very exciting po. Silipin po natin. That little mouse, cause I'm an albatross. Sa game po na to, white po si Wasiso, siya po ay nag-d4. Knight f6, c4, e6, knight c3, bishop b4, nimso na naman. Madalas tinitira to ni Wesley. At recently, pagka bishop b4, e3 ang ginagawa ni Wesley. Yun nga lang, huling laban niya dito, dinali po siya ni Samuel Sebian eh. Pagka e3, tinalo siya sa American Cup. Pero tingnan natin kung ano mangyayari dito. No? Nag-gasling, bishop d3, ganun pa rin. No? d5, c takes d5, e takes d5, a3, umatras, bishop d6, nag-queen c2 lang, a6, nag-knight g2 develop, rook e8, nag-gasling si Wesley, tapos b6 lang yung pinawala. No? Ayan, ibalik ko lang po. Ano? Ito pong gasling ay novelty na. Nangyari na before, b4. Ayun, so novelty pero ang bilis nila ni Wesley. Castling, kung titignan nyo yung oras, 1 hour and 32 minutes. Eto naman si Mami, 1 hour and 27. Si Wesley talaga mabilis. Ibig sabihin, preparado. So pagka-castling po, nag-B6 nga, no? Nag-B4 naman si Wesley. Kasi ang B6 po, idea niyan, C5 eh. So nag-B4 si Wesley para po pag nag-C5, medyo ma-isolate po yung pawn dyan sa D5. Ang ginawa ni Mami dito, nag-knight BD7, nag-knight F4 si Wesley. Medyo interesting po ito, no? Kasi pagka knight F4 mo, pwedeng kainin yan eh. Diba? Pag kinain, madodouble pawn ka po dito. Isolated pa yung D4, no? Yun nga lang, ang kagandahan yan, medyo yung bishop mabubuksan, mabubuhay, tas magiging pair of bishop. Ang ginawa dito ni Mami, nag-bishop takes F4 na nga. Kinain din yan ni Wesley. Of course, babawiin. Saka nag-C5. At pagka C5, kinain ni Wesley yung C5. Pawn take C5, tapos rook D1, computer move. Ang ganda ng rook D1. No? Kala mo, wala masyadong ginagawa yan. Pero ang pinakatema po niyan, kasi sa sitwasyon na ganito, tingnan nyo po, no? May pass pawn po si Mami sa D5. Eh. Tapos pwede po kasi matulakan niya ng C4. Pag umatras po yung bishop, let's say bishop E2, may D4. At pagka D4, susundin pa yan ng D3 pagkaalis ng kabahay sa C3. So, tagilid po yon. Kaya ang ginawa nga ni Wesley, rook D1. Ayan. Bakit? Wala kang ngayon tulak dyan. Kasi pag nag-C4 ka dyan, aalis lang yung bishop, wala kang D4 dahil bantay sarado ng tore. Not just that, nakabitin pa po yung pawn sa D5. Ayan. So, pagka rook D1, nag-develop lang, bishop B7, nag-knight A4 naman si Wesley, inatake yung C5. Tinulak na yan. Pagkatulak, bishop f5, tapos a5 ang pinawalan ni Mamejarov dito. No? Agresibo, pero Wesley so, hindi pinansiyan. Bishop e3, tamang develop lang. Gusto ng engine ng konti yung position ni Wesley dito. Kasi pero bishop siya, tapos may passpawn nga na dalawa dito si Mamejarov. Hindi naman maitulak kasi bantay sarado po yan ng bishop dito sa e6. At dahil doon, ito pong bishop sa b7 ay bad bishop. So, kinain po ni Mami yung b4, a takes b4, tapos queen e7, aba, inaatake po yung pawn sa b4, dinepensa, rook ab1, tapos nag-g6, ayun. So, yung g6 hindi daw po ganun kaganda yan. Kasi, pagka g6, medyo na weak po yung dark square. Wala kasing bishop na itim na si Mami. Ang ginawa niya si Wesley, bishop takes knight, persado po, knight takes, kasi pag nag-queen takes, may knight b6 po natatalo, no? Mapuport po yung queen, saka yung tore. Nag-knight c3, atras, so pinipressure po. Ito pong pawn sa d5, nag-knight f6 naman, nag-bishop lang sa d4, ayun. So dito daw po, medyo equal. Balik ko lang ng konti, no? Ang gustong gawin dito ng engine, h3 daw po, eh. Kasi pagka h3, na-prevent po yung talon dito, tapos yung knight, hindi makagalaw na titira knight h5 dahil hangin yung d5. Okay. Ang problema pala kasi ng bishop d4, ayan o. No? So, naharangan po yung tore. Because of that, yung knight, nakagalaw knight h5.
Pagka na-edge pa, patakado yung pawn sa F4, dinipensahan. At dito po, tumira po si Mami Jarob ng F6 na kung saan mali daw. Lumamang na naman si Wesley. Bakit po? Ang maganda daw tira, ito, Queen H4. Pressure lang. Pwersahin mo daw yung G3 para may Queen H3 ka naman. At yung Queen H3, medyo nakakailang kasi weak po yung mga light square. Oh. Pwedeng umalis na yung bishop eh. Ganyan, no? Pwedeng gumanon. So may mga ganong idea later on. Yan daw po ang mas maganda. Kaso nga, ang ginawa dito ni Mami, F6, blunder. Kasi H3 lang ang ginawa ni Wesley. Pasingaw lang, nag-knight lang po sa G7. Nag-bishop C5, inatake yung reyna. Pumunta ko yung F7, tapos knight lang po sa B4. Napakagandang talo niyan. Papasukin po dito, not just that, yung knight, ibablockade na po sa punan tuluyan. Kaya ang ginawa ni Mami, dinipensa knight F5. Pagka knight F5, parang pwede G4, kaso pagka knight H4, hindi ka pa rin makapag knight D6 dahil may knight F3. Kaya ang ginawa ni Wesley, knight D4, yun naman daw po ang gusto ng engine dito. Knight D4 daw po, queen D7 lang, and then rook E1, eh, puro engine move yan eh. Nag-king F7, kinain po ni Wesley, kinain lang din, rook A1, open file, pumunta naman sa A8, pumunta naman sa E1, bumalik, gusto ng tabla, pero kinain ni Wesley yan, kinain din po ng reyna, and then knight takes knight, ayun. Siyempre, persado, kainin ng pawn, at dahil po dyan, ang nangyari ending, opposite bishop, may pagkatabla, pero may konting pangungulit pa si Wesley dito kasi kung titingnan nyo po yung pawn structure, medyo pangit po. Yung dalawang passpawn sa DNC, hindi makagalaw dahil harang. At si Wesley may passpawn dito. Yun ang mga poproblemahin dito ni Mami Jarob. Ngayon po, kung tingnan nyo yung oras, 12 minutes si Wesley, 15 minutes si Mami. No, so, yun ang problema din. Nasa move 34 pa lang sila, 6 na tira pa bago po makareach sa additional 30 minutes. Kasi 40 moves, 30 minutes increment eh. Anyway, ang ginawa po, nag-bishop T4, nag-bishop C6, ayan o, so pinaprevent po yung tulak. Once kasi nakatulak yan, tatagilid talaga eh. Nag-F3 lang si Wesley, nag-H5, nag-Queen F2, intending po yan to go Queen H4, atakado to, atakado yon. Kaya ang ginawa, Queen F8 eh. Okay? Atakado na po yung B4, pag nagtira ka dito, kikending lang yung king dito, depensado po yung F6. Ang ginawa ni Wesley, Queen B2, depensa na sa pawn sa B4, atake pa sa F6. Nag-Queen B8 naman, mali daw po yan. Grabe. Winning daw si Wesley dito, kaso tingnan niyo po yung oras ni Wesley, 1 minute and 25 seconds. At ang hinihingi dito ng tira, kailangan daw kainin yung pawn sa F6, tapos kakainin po yung F4, tapos pagkakain sa F4, Queen C3 lang. Ito daw po, mas malaki ang chance ang manalo nito dahil butas po ang long diagonal eh. No? Mamaya po, pwede mga atras na yung bishop. Ayan, no? Mga ganyan lang pong idea. Tapos pwede siguro mga F4, tapos lilipat dito, or yung queen aalis. Basta, nabutas kasi yung long diagonal para sa dark square bishop. May laki chance ang manalo. Kaso, eh Wesley, walang oras. Oh. Tingnan nyo, oh. Ang tinira niya po, nag-queen lang po sa D2. Ano na lang siya, 15 seconds na lang siya nung tinira niya yan eh. Pagka-queen D2, nag-king G6, nag-queen E3, nag-king F7, nag-bishop C3. Ayan, halos kalakan ko talaga, tabla na to during live eh. Kasi pabalik-balik, bishop D7, king move, nag-queen D6, nag-king lang po sa G3, king G6, king H4, ayan o, queen B, bishop B5, queen D4, pabalik-balik lang dito, bishop D7, queen D2, bishop C6, bishop D4, bishop D7, G3, at yun, tinira din. Ang ganda kasi ng tingin ko sa G3 na yan. Bakit po? Kailangan nyo yung G3 na yan para depensahan po yung F4 kasi hangin po yan. No? At dahil dyan, yung reyna po, makakalaya na. Kung titingnan nyo pa, walang check yung queen. No? Kahit saan mo dalhin yung queen, hindi siya matcha-check. Pwede siya matcheck dito. Kaso ang hirap dalhin ng queen dyan. Maraming tira yan. Di ba? O, yun po ang mangyayari. Ang ginawa po dito ni Mami, nag-queen, bishop E8 eh. Pagka bishop E8, queen B2. Ayan. So, gusto po itulak. Kaya, nag-queen C6. At ang queen C6, blunder daw. No? Ang tama daw tira is bishop B5. Iharang. Kaso, nag-queen C6 dahil doon, nagkaroon ng queen A3. Alright? So, papasok po. Papasok si Wesley. Nag-queen to queen. Queen A5, kaso Queen E3 lang. Grabe yung Queen E3. Binibigay lang po yung pawn kasi may kain nga doon. Ang ginawa, bumalik lang po sa D7. At pagkabalik sa D7, para bantayan din po yung E6 niyan, eh Wesley so.
Hindi na po nag-atubili. Inulak na po yung pawn sa B5. Grabe yan, no? Libre yan. Okay? Kaso, pag kinain, yari. At kinain nga. Ngayon, pag hindi mo na kinain, example, hindi mo pinansin, eto tulak eh. Poblemahin mo na. Basado ka din depensahan later on at makakapag-win E6 pa rin. So, ang nangyari nga po, kinain niya ni Mami Jerome at dito po, no? Nag-resign na si Mami Jerome. Bakit po nag-resign? Ayun nga, sinasabi ko. Kasi may Queen E6. Eh, ano bang meron sa Queen E6? Dalawa po kasi threat. Ayan, no? Example, depensahan mo yung F6 by playing Queen C6. May Queen lang po check, eh. Ang matindi, pagka King H6 mo dyan, G4 lang, oh, mate in 5. Mate in 4 pala. Kasi kain. Oh. Paano mo didepensahan matipon? Wala pong depensa ang matipon. So, ibalik naman natin. Meron nagsasabi, eh bakit F6 i-depensahan mo? Pwede ba Queen F7 para pag kinain mo, king move lang, ayan, no? Buhay pa, di ba? Kasi depensado to. Eh, kaso, checking ka dito sa ilalim. Kasi pag angat mo, Queen takes H5 mate. Kaya nga po nag-resign na. Na-realize na pagkakain niya sa B5 blunder pala dahil may Queen E6. Grabe po yun. At dahil doon, Benamano, panalo si Wesley. Siya lang po ang nag-iisang nanalo kasi natabla po lahat. So basically, solid si Wesley after round 1. Very gooder po yun, no? Wow! So napakagandang laban na yun. Sana po may natutunan kayo at abangan nyo po yung mga susunod po natin mga videos. Magla-live din po tayo para sa tournament ito everyday kung makakayanan. Muli ito po ang inyong Coach Vinny Master Daniel Causo. Maraming pong salamat at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po! That little mouse, 'cause I'm an albatross.